Ayan. So may topic for this morning, guys. Ayan. So easy success process. Ano ba yung way, mga step by step, again, step by step process na pagdadaanan natin for us to become successful and empowered consumerism. Ayan. So, ayan. Kikita niyo po ba yung PowerPoint ko? By, can you do a thumbs up kung nakikita niyo? Apo. Ayan, sabi ni Sir Dandridge, nakikita. Ayan. So, gusto ko maging aware kayo, guys. Ano ba yung step by step? Diba, saan ba ako mag-i-start? Ano ba yung mga dapat kong gawin para maging successful ako at ma-achieve ko kung ano yung goal na gusto ko? So, basically, ang pag-uusapan natin dito sa training na to is yung tinatawag na law of gestation. For us, na matatagal na, alam na natin to eh. Pag sinabing law of gestation, hindi po gas station, ha? Iba po yun. Law of gestation, meaning to say, pag sinabing gestation, mostly implies sa ano yun, sa pregnancy, timeline ng pregnancy ng mga babae. So, lahat tayo may gestation. Kumbaga lahat may process. Sabi nga dito, for you to have a definition what law of gestation is. Law of gestation is a natural gestation period for all acts of creation. So, may natural gestation period daw for all acts of creation. Let's say, for example, yung mga ginagamit natin ngayon. Hindi naman yan, alam nyo yun, bigla na lang tumubo sa puno or whatnot, tapos pinitas na lang natin, bigla na lang nag-appear na parang magic sa harapan natin. Nagagamit na natin. So, lahat ng equipment, smallest to biggest na nagagamit ng tao, it's either damit, it's either bahay, it's either laptop, yung mga cellphone na ginagamit natin ngayon, yung laptop na ginagamit natin, even earphone na ginagamit natin ngayon, may process sila na pinagdaanan bago natin sila magamit, di ba? So just like seeds that take time to grow before they yield fruit, so dapat magtatanim ka muna ng seed bago ka magkaroon ng prutas in the long run, our dreams and goals must be nurtured and cared for over time until they are manifested into reality. So yung pangarap natin, yung goal natin dito sa Empowered Consumerism, di ba, is may process din tayong pagdadaanan. And napaka-importante na dapat patience kayo tsaka persevere. Diba, nagka-persevere tayo at the same time patience. Medyo contradict yung word na yun, pero napaka-importante na maintindihan natin yun, especially if you want to become successful and empowered consumerism. Diba? So sabi nga dito, patience and perseverance allow for dreams to become reality. Diba? So pwede nyo bang i-comment dun sa chat box natin? Type nyo nga, patience tsaka perseverance. Type nyo po. Ayan. So hopefully naiintindihan nyo po yung boses ko, ah. Kasi medyo paus pa po ako until now. So can you comment dun sa chat box natin, patience and perseverance. Ayan. Easy Jazz. Ayan. Good morning po, Easy Jazz. Ayan. Sige po, comment below sa chat box natin, patience and perseverance. Ayan. Patience and perseverance. Napaka-importante po yung word na yan. Lagi nyo pong tatandaan yan. Patience tsaka perseverance. Patience, hindi ibig sabihin, kasi madaming tao ang thinking nila, pag patience ka, nakaupo ka, wala kang ginagawa, mag-aantay ka lang. Ang patience po, if you're going to define it, for me, ha, in my own words, pag sinabing patience or pag sinabing patient ka, may ginagawa ka pero inaantay mo yung resulta. Diba? Kaya pinagsama po siya. Patience and perseverance. Parang pagtatanim. Diba? Alam mo, diba, let's say for example, pag nagtanim ka ng palay, pag tatanungin niyo yung mga hindi ko alam kung may mga nagtatanim po dito, mga magnagsasakaw, naranasan niyo na magtanim. Nakita ko nung nakaraan si Abbanesa, madaming tanim yan sa ano nila eh, sa bakuran nila, daming tanim. So same thing with us, ganun din. 'Di ba? Pag sinabing patience ka dun sa bunga, pero you have perseverance to do things on a daily basis. 'Di ba? So let's say for example, pag nagtatanim ka, alam na alam mo sa sarili mo na magkakaroon ka ng palay in the future. Ang kailangan mo lang gawin, magtanim. And araw-araw, dapat chinecheck mo yung tanim mo. Same thing with us, ganun din. Diba? Alam dapat natin na sa Empowered Consumerism, in the future may makukuha tayo. And what we need to focus on is to be present. Ano yung ibig sabihin to be present? Yung kung ano yung araw-araw na gagawin mo para in the future, makuha mo kung ano yung gusto mo. Kasi minsan po, we are getting blinded eh. Doon sa mga gusto nating makuha in the future, masyado na tayo nagiging future-oriented, nakakalimutan na natin yung present. Di ba? Nakikita natin yung pangarap natin, nagkakatotoo, whatsoever, or whatnot. Di ba? Nakikita na, magkakasakit tayo, magkakabahay tayo, makikita tayo madaming pera. Pero wala tayong ginagawa on a daily basis para magkaroon ng katotohanan yung mga pangarap natin, para ma-achieve natin yung mga pangarap natin. Tama ba? So kaya pinagsama yung tinatawag na patience in terms of result, but perseverance in terms of action. Kailangan talaga araw-araw may ginagawa tayo para yung fruit ng labor natin makukuha natin in the future.
Diba? Huwag kang maging future-oriented. Alam mo sa sarili mo. Diba? Again, alam mo sa sarili mo may makukuha ka. Pero ang focus mo, hindi yon. Kasi automatic na yun eh. Pag ang isang magsasaka nagtanim, automatic alam niya aani siya. Tama? Same thing with us, ganun din. Pero ang magsasaka, kaya siya nakakaani kasi nagpo-focus siya sa pagtatanim. Diba? Kasi alam niya, pag nagtanim siya, may aanihin siya. Same thing with our business, ganun. So, law of gestation, napaka-importante na. We have to be patient in terms of result, but we have to persevere in terms of daily activities na ginagawa ko natin. Napaka-importante na ito. Diba? So, as I mentioned a while ago, law of yung gestation, yung word gestation mostly implies, diba? Mostly implies sa pregnancy. Gestation period, pregnancy. So, let's say, for example, bigyan ko na idea. Let's say, for example, sa mga elepante, ang gestation period nila, di ba, yung mga babaeng elepante, pag nabubuntis sila, ang gestation period nila, 22 months. Ganun sila katagal. Ganun nila katagal dinadala sa sinapupunan nila yung mga baby elephant. So, sa mga lions naman, sa baby cubs, di ba, sa cubs, 110 days. Di ba? So, sa atin, for you and me, di ba, sa ating mga human beings, 9 months. So, bakit ko po pinapakita to sa inyo? So, one thing, ito yung gusto kong laging kong sinishare bago ko i-share sa inyo kung anong step-by-step process. Kailangan maintindihan natin to. So, if you're going to look at these pictures, guys, ang ibig sabihin yan, if you're going to analyze it, lahat tayo may kanya-kanya tayong gestation period. Some of us, di ba? Some of us, makukuha natin yung pangarap natin na mas mabilis kumpara sa ibang tao. But not necessarily means na tayo lang yung makakakuha ng pangarap natin, sila hindi. Di ba? So, yung iba naman sa atin, makukuha natin yung pangarap natin na mas matagal kumpara sa ibang tao. Di ba? Kasi yun yung gestation period natin, doon tayo namumold. Kasi nina-nurture pa natin, kinikare pa natin yung pangarap natin. Tama? So, let's say for example, ang saging mas mabilis mamunga kaysa sa mangga. Ganun talaga sila eh. Pero at the same time, mamumunga sila no matter what. Same thing with you and me. Diba? Kasi minsan ang mga tao, diba, masyado nilang kinocompare yung resulta nila sa ibang tao. Kaya nawawala sila dun sa proseso ng success nila. Diba? So if you're going to look at this picture, diba, if you're going to analyze the numbers, ang unang-unang kailangan maintindihan natin dyan, guys. Lahat tayong may kanya-kanyang gestation period. Number two, wag mo i-compare yung resulta mo sa resulta ng ibang tao. Kasi iba-iba talaga tayo. Tama? Kasi ako lagi ko sinasabi, ako lang po ito, may kanya-kanya tayong perspective. Diba? Ako po, lagi ko sinasabi sa mga tao, especially dun sa mga tao talaga na gusto magka-resulta, don't ever ever focus on somebody else's business. Learn from them, but at the end of the day, kung ano yung mga natutunan mo sa kanila, i-apply mo sa negosyo mo. Diba? May nabasa nga akong isang book kung bakit successful ang Apple. Kung alam nyo po yung Apple, yung iPhone, yung mga laptops and gadgets, Apple Watch and all that. May nabasa akong book about leadership, kung gaano ka-powerful ang Apple. Kasi ang Apple daw, meron silang isang executive sa Apple kung saan yun yung nag-e-internalize, nag-i-imagine kung ano yung mga bagay-bagay na kailangan nilang i-innovate para mas maging fruitful pa ang Apple. And ang Apple right now po is $2 trillion company. Imagine dyan, ha? $2 trillion company. Ganun po kalaki ang Apple nowadays. $2 trillion company. So, madami nag-study. And isa sa mga na-study doon kung bakit successful ang Apple. Kasi ang Apple, hindi nila kinukumpara yung mga yung business nila, yung culture nila sa ibang culture. They learn from them kung ano pa yung kaya nilang i-innovate. Pero at the end of the day, nakafocus sila sa business nila. Nagkaroon ng isang interview, yung isang executive ng Apple, and tinanong siya, sabi sa kanya, yung Apple nyo ngayon, walang kwenta kumpara sa Samsung. Alam nyo, sabi ng executive ng Apple, that's good. That's good. Diba? So kung ikaw yung may-ari ng Apple, tapos kinumpare ka sa Samsung, kumbaga ikaw, ang gagawin mo, i-defend mo yung business mo, pero yung mga executive nila, sabihin lang nila, that's good. That's good. If Samsung is okay right now, kung mas malaki yung business nila kumpara sa amin, maganda yung mga equipment nila kaysa sa amin, that's good. That's good. Diba? So hindi nila kinukumpara yung business nila kasi sinabi doon, if you're comparing your business to other people, you're moving sideways.
Kaya madaming tao, hindi sila nakaka-move forward sa business nila. Kasi in terms of result, in terms of productivity, masyado silang sideways. Mas magaling ako dito, mas magaling ako sa kanya. Mas magaling ako dito, mas magaling ako sa kanya. Mas malupit tong team na to kumpara sa akin. So, hindi nila nakofocus yung attention sa kanila. Diba? So, nawawala yung attention mo na ibibigay mo sa ibang bagay. Diba? So, same thing with us. One of the things that you have to understand para mag-manifest yung business, mag-manifest yung dreams nyo into reality, huwag nyo pong ikukumpara yung sarili nyo, especially yung resulta nyo, sa ibang tao. Kasi babagal po kayo. Ikukumpara nyo yung resulta nyo sa resulta nyo. Kasi if you compare your result to your result, wala kang ibang way na pupuntahan, kundi move forward lang. Ano ba yung resulta ko ngayon? Paano ko pa ba ito mai-innovate? Paano ko pa ito mapapagrow? Pag ginawa mo yun, mas makaka-move forward ka. Tama? Kesa pag kino-compare mo yung sarili mo sa ibang tao, sa ibang negosyo, sa ibang grupo, ang nangyayari is that hindi mo na po-focus yung attention mo dun sa kung anong meron ka, hindi dun sa kung anong wala ka, hindi dun sa kung anong meron ka. And the tendency is pag naka-focus ka sa kung ano yung wala ka, that's the time na alam mo yun, na napu-frustrate ka, hindi ka nakaka-move forward sa business. Kaya ako, in terms of process of success, huwag nyo po i-compare yung sarili nyo sa ibang tao. Diba? Kasi at the end of the day po, comparison is equals to distraction. Kapag lagi mong kino-compare yung sarili mo sa ibang tao, diba? Nadi-distract ka or nasisira ka. Diba? Nakakita ka na ba ng mangga na kino-compare niya yung sarili niya sa apple? Hindi. Mangga ako, all I have to do is to bear fruit of mangoes. That's it. Hindi ko pipilitin na maging mangga. Hindi ko pipilitin na maging saging. That's who I am. Diba? So, dapat ikaw ganun din. Kung ano yung resulta na gusto mo, dapat doon ka nakafocus. Hindi ka mag-resume. You learn from them, you listen to your uplines, you learn from them, you listen to other teams, you learn from them. But at the end of the day, kailangan ang focus ng progress ng business na sa'yo. So if you're going to look at it, number one, don't ever compare yourself to other people, especially in terms of result. Number two, diba may kanya-kanya tayong gestation period? Lahat tayo, some of us makakakuha yung business na, makukuha natin yung success faster than other people. Some of us, slower than other people, but that doesn't mean na failure ka. At the end of the day, makukuha at makukuha natin yung success na gusto natin. And number three, ito po yung pinaka-importante. Diba? As I mentioned a while ago, tinanong ko kayo if you really want to become successful in this business. Lahat kayo ang sagot nyo. Gusto nyo may makuha, magkasakyan, magkabahay, magkapero, whatever it is that you want. Diba? So lahat kayo gusto nyo may ma-achieve. Ito yung pinaka-importante sa lahat. Diba? And gusto ko i-chat nyo to sa chat box natin. Ha? So from time to time, mag-ask po ako sa inyo na i-chat nyo yung sasabihin ko para medyo may interaction tayo. Diba? Number three, which is very important, trust the process. Oh, chat niyo po 'yun sa chat box natin. Chat niyo po. Sabihin niyo trust the process. Chat niyo doon sa chat box natin. Ang hindi mag-chat, ano? Pangit. Uy, si Ma'am Helen nandito. Hi Ma'am Helen. In Europe. Ayan. So comment below, trust the process. And so yan po yung kailangan nating idiin talaga sa utak natin. Na no matter where you are right now, na no matter kung ano yung knowledge na meron ka, na no matter kung ano yung skills na meron ka, you are in a perfect situation para mabago mo yung buhay mo. Period. Ulitin ko pa, whatever situation that you are in right now, whatever situation, whatever skills, whatever knowledge that you have to trust the process na kaya ka nandyan kasi dapat nandyan ka talaga. If you know what I mean, na hindi ka dapat nasa ibang sitwasyon, nandyan ka talaga dapat. Diba? You really have to trust the process na alam mo sa sarili mo na kung ano yung situation ko ngayon, perfect to, nasa tamang sitwasyon ako. And alam ko itong sitwasyon na to, ito yung magiging dahilan para makuha ko kung ano yung pangarap ko sa empowered consumerism in the future. Tama? You have to trust the process. Kasi bakit ko po sinasabi sa inyo yan? If you're just going to trust the process, guys, ako lang po to, may kanya-kanya tayong perspective sa buhay. Pero this is what I would like to share with you. If you're just going to trust the process, and if you're just going to believe in it, na nasa tamang sitwasyon ka, you're in a perfect situation, you have the right skills, you have the right mindset for it to become successful, as long as you're going to be patient and you're going to persevere, ibig sabihin, may araw-araw may ginagawa ka, hindi ka mag-fail. Hindi ka mag-fail. Let me share you my mentality na gustong-gusto ko pong i-share sa madaming tao. Again, may kanya-kanya po tayong perspective sa buhay, pero ito yung pinaka-gusto kong i-share sa inyo. This is my mentality towards success.
And bakit ko sinabi na no one fail in this business? Look at this graph na gusto ko pong i-share sa inyo. Diba, nakita nyo po dyan sa graph na yun, graph or picture or whatever you call it, nakita nyo po goal achieved sa may kaliwa lesson learned. So goal achieved, basically yes, nakuha mo yung goal mo, tas no, hindi mo nakuha yung goal mo. Diba? So lesson learned, of course, diba? Pag kukunin natin yung success natin, may lesson na nakaakibat dun sa experience natin na kailangan nating matutunan at i-apply sa buhay para makuha natin yung goal natin. Kaya may kasabihan sa business natin, the more you learn, the more you earn. So yes, you learned the lesson out of that experience, and no, you did not learn anything. Diba? So ito po yung gusto kong sabihin sa inyo, na as long as you're going to go through with the process, no one will fail in this business. As long as you're going to go through, as long as you're going to trust the process, na you're in a perfect situation, you have the right mindset, you have the skills, you have everything that you need for you to become successful, hindi ka mag-fail sa business natin sa power consumerism. Diba? So goal achieved, let's say for example, look at the first box. Itong first box po, diba nakalagay dyan, yes, you achieved the goal. Yes, you learned the lesson out of that experience. So anong tawag mo sa sarili mo? Diba? Ang tawag mo sa sarili mo, of course, success. Successful ka. Diba? May nakuha mo yung goal mo, na-achieve mo siya, whatever it is, diba? Kung ano man yung gusto mo, tapos you learned something out of that experience, ang tawag sa'yo, successful. Tama? Successful ka pa rin. Diba? Ito, what if ganito? Tanong ko po sa inyo, what if ganito? Hindi mo nakuha yung goal mo, sa second box, hindi mo nakuha yung goal mo, pero you learned something out of that experience. Diba? Anong tawag nyo sa sarili nyo? Diba? So sige nga, pwede nating squeeze yung brain natin dito, yung mga utak natin sa chat box, yun nga, ano sa tingin nyo, anong tawag mo sa sarili mo? Hindi mo nakuha yung goal mo, pero you learned something out of that experience. May natutunan ka. Diba? Anong tatawag mo sa sarili mo? Diba? And, sabi ni Easy Just, successful pa rin. Me personally, ako, ang tawag sa sarili ko, successful pa rin. Diba? Success pa rin. Diba? Eh, sir, hindi mo na-achieve yung goal mo eh. Yeah, hindi ko na-achieve. Pero I learned something out of that experience. Na-identify ko kung ano yung reason kung bakit hindi ko nakuha yung goal ko. So I have what do I have to do para makuha ko yung goal ko? All I have to do is to try again. I mean, hindi ko man nakuha yung goal ko first try. So ano kailangan ko gawin? And I learned something out of that experience. Ano yung kailangan ko gawin? Eh di, i-try ulit. Kasi moments, there are times po na sa empowered consumerism, let's say for example, may goal ka na ganito, hindi mo na-hit, di ba? Tapos, inanalyze mo, bakit hindi mo siya na-hit? Kasi kulang yung hataw mo, kasi hindi mo binigyan ng time, hindi mo na-develop yung skills na to, yung knowledge, yung mentor mo, whatsoever, walang proper guidance, hindi mo na-push yung sarili mo, whatsoever, di ba? And na-analyze mo, kaya ko pala hindi na-hit yung goal ko kasi ganito. So all you have to do is what? Try again. Gawin mo ulit. Diba? And for sure, pag in-apply mo yung lesson out of that experience, for sure makukuha at makukuha mo na kung ano yung goal mo. Tama? Eh what if ganito yung nangyari? Diba? So, nakuha mo yung goal mo, yes, pero you did not learn out of that experience. Diba? So, hindi wala kang natutunan out of that experience. Ako po, hindi ko pa nai-experience yun. Let's say, for example, madaming tao ang tawag dito, mga chamba. Yung iba naman sa empowered consumerism, yung mga matatagal na ang tawag nila, mga Buddha. Ganon. Madaming tawag. So, ako po, if you're going to ask me, let's say, for example, if I met someone, again, hindi ko pa siya na-experience, so may nakuha ko, pero wala akong natutunan. Pero may mga kilala ko, ilan-ilan lang, bilang lang sa daliri out of the people that I know. May mga na-achieve sila, pero wala silang wisdom na na-share sa tao. Pero ako, lagi kong tinatawag sa kanila, successful pa rin. I salute them. Kasi ako po kasi, naniniwala, hindi naman ibibigay yan kung hindi nararapat para sa'yo. Diba? So siguro, kaya binigay sa'yo yan ni Lord, eh, baka thankful ka, diba? Grateful ka sa buhay, and at the same time, giver ka. Diba? So, anything na meron ka, ang pinofocus mo, yung contribution mo sa society or whatsoever. Hindi ko alam. Diba? Nobody knows everything. Diba? Pero if I met someone like that, let's say tumaya ng loto, tapos naging tumaya siya ng loto, tapos ano, natawag dito, tumama, successful. Diba? Tapos million o billion yung kinita niya. Ang tawag ko pa rin sa kanya, successful. Diba? Kasi at the end of the day, katulad sinabi ko sa inyo, why am I going to compare my result to other people? Diba? Story niya yun. Doon siya naging successful eh. Diba? Kung ano man yung buhay niya, naging successful siya, masaya ko para sa kanya. Pero at the end of the day, what I need to focus on is myself. Diba? Hindi ko isipin na hindi niya deserve yun o what not. Hindi. Kaya siya binigay ng ganyan kasi deserve niya yun eh. Ang focus ko, yung buhay ko. Ang focus ko, yung sarili ko. Ang focus ko, yung team ko. Ang focus ko kung ano yung goal
ng team ko at dapat ano yung mga dapat gawin para ma-achieve yun. I mean, again, don't ever compare yourself to other people in terms of result, in terms of whatever it is. Diba? Learn from them, get knowledge from them, get ideas. At the end of the day, dapat naka-focus ka sa business mo. Diba? Ito, dito tayo magkakatalo-talo. Eh, what if hindi mo na-achieve yung goal mo and wala kang natutunan? Diba? So, madaming tao, ang sinasabi nila is total failure, tamad, diba? tamad, ano pa? Hindi ko alam kung ano pa yung ibang tawag ng tao. Diba? Failure, tamad, o whatever it is. Hindi mo nakuha yung goal mo, wala kang natutunan out of that experience. Ako ang lagi kong sinasabi dyan, that's part of your story. Diba? So, pagpapansinin nyo po, that's part of my story. Diba? May nahit ako, may trainee ako, wala akong natutunan, hindi ko alam kung bakit. May ginawa ako, hindi nag-work, and I don't know. Hindi ko alam. As I mentioned, nobody knows everything. Diba? So, ako, i-consider ko yon na hindi failure, pero that's part of my story. Diba? So, pagpapansinin nyo po, sir, bakit dyan sa sabi ni Dimple Kakazu, sabi niya close-minded, di ba? So yung iba naman complainer tawag nila. may isa nga akong Zoom training, ang sabi sa akin, sir, ano yan tanga. Hindi natuto, hindi nakuha yung goal niya, ang tawag diyan tanga. So oh, pagpapansinin niyo po dito sa graph na to, di ba? Sabi ni Easy Jess, so failure is part of success. Kaya okay na matawag ng failure. Mag-try lang ulit. Yeah. So ako po kasi, ako lang to ha. Again, may kanya-kanya tayong perspective sa buhay. Pero ako po kasi, ito yung perspective ko sa buhay. So pag makikita nyo dyan sa PowerPoint na yan, sa picture na yan, sa graph na yan, whatever you want to call it. Diba? Pag makikita nyo, walang word na failure dyan. Walang word na failure dyan. Ako po kasi, ang isa sa paniniwala ko sa buhay, no one will fail in life. No one is destined to fail. Hindi ko po alam kung pare-pares tayo ng mentality, pero ako po kasi, dalawang pinaka-prinsipyo ko po sa buhay. Number one, walang create na ang purpose is masira. Lahat ng bagay, smallest to biggest creation, create yun para to serve its purpose eh. Itong damit na to, hindi naman to create na suotin lang tapos hindi ko na masuot tapos masira na lang. Create to para masuot natin. Yung headset na gamit natin, create yan para magamit natin sa pakikinig, sa pagtitrain o whatsoever. Yung mga cellphone na ginagamit nyo yun, create yan and create sa kanya para magamit, para to serve its purpose, to communicate with other people, to use social media, to do your business, to create impact in the world. Diba? So walang create. Ang purpose is masira. Diba, even yung mga tinatawag nating peste, part sila ng ecosystem eh. Na pag nawala sila, nasisira yung circle ng ecosystem natin. Yung mga ipis, yung mga daga. Kaya sila nandyan kasi lahat tayo may purpose eh. Yung ibang tawag sa kanila peste, pero if you're going to look at it, there's purpose sa lahat ng bagay. Sa lahat na nangyari, there's purpose. Diba, walang create na ang purpose is masira. Diba, let's say for example, yung laptop na ginagamit natin yun, hindi naman yung create nung nag-create sa kanya. Para masira. Create yan para gumana. Diba? Para magamit mo in terms of PowerPoint, in terms of communicating with other people, in terms of creating your projects sa school, whatsoever. Tayo, para magawa natin yung business natin. Tama? So lahat. Diba? Create. Diba? For a purpose, to serve its purpose. Hindi mag-fail, hindi masira. Especially for you and me. Ako po kasi isa sa mga natutunan ko sa mga successful na tao na napapakinggan ko. Kasi mahilig po ako makinig sa mga successful na tao. They don't ever consider themselves as someone na mag-fail. Same thing with you and me. If we want to become successful in business, in empowered consumerism, wag na wag nyo po i-consider o bibigyan ng option yung sarili nyo na mag-fail kayo. Kasi pag binigyan nyo po ng option yung sarili nyo na mag-fail kayo, pag nahirapan kayo, you're going to choose becoming a failure na lang kaysa i-achieve nyo yung pangarap nyo. Diba, may barkada nga ako eh. Niyaya ko sa business eh. Diba? Tinanong ko siya, ano yung option mo sa buhay, Brad? Sabi niya, eh, mayaman yun. Sabi niya, tatry ko lang. Pag naging successful ako, edi good. Pag hindi ako naging successful, edi ano, doon na lang ako magtatrabaho sa business ng magulang ko. Alam niyo, ginawa niya, he end up going back to the business of his family. Kaya kasi binigyan yung sarili niya ng option eh. Na pag hindi ako naging successful,
balik na lang ako sa business ng nanay ko. So same thing with you and me. Pag binigyan natin yung sarili natin ng option na maging failure sa business natin, and we're going to end up, you know, pag nahihirapan tayo, napagod tayo, hindi na natin alam yung gagawin natin kasi part ng process yun eh. Babalik tayo dun sa kung ano ginagawa natin kasi we give ourselves option eh. And for you and me, hindi naman tayo ginawa ni Lord para ang purpose natin is masira. Number two principle ko, kung bakit pagpapansin niyo wala pong failure dyan. Ako lang po to, I just would like to share it with you guys. I am created in the image. May kanya-kanya tayong religion, may kanya-kanya tayong spirituality. Ako pinapractice ko lang po yung spirituality. I'm not being biblical. May amateur po ako sa Bible. Pero ako po kasi isa sa paniniwala ko, I am destined to do big things in life. Eh. We are created in the image and likeness of God. Sino ba si God? Omnipotent, omnipresence. Diba? Omnipresence is everywhere. He can be in two places at the same time. Ganun siya ka-present. Diba? And number two, he's omnipotent. Pag sinabing omni, unlimited. Pag sinabing potent, potential, good for potential. So, ibig sabihin yung God na created ako out of his image, unlimited yung potential niya. And I am created out of that image, out of that likeness. Who am I to give myself an option para mag-fail sa buhay? Kaya ako lagi ko sinasabi sa tao, it's a matter of mentality kung paano mo tignan yung sarili mo. Diba, especially if you're going to go through with the process of success and parkinsonism, dapat hindi mo binibigyan yung sarili mo ng option na mag-fail. It's either I'm going to learn, diba, or I'm going to become successful. There's no failure. There's only lesson kung bakit hindi natin na-achieve yung mga bagay-bagay na gusto natin ma-achieve. Kasi may lesson that goes with it na kailangan natin i-apply sa buhay. Tama? So don't ever. Sobrang powerful mo, sobrang talino mo, sobrang magnificent ka. You just have to believe in it. Diba? And don't ever consider yourself as someone na mag-fail. Kasi ganun tayo ka-powerful. Diba? And yun yung gusto kong mentality na gusto ko pong i-share sa inyo. The only people who will fail in empowered consumerism is two kind of people. Number one, yung mga tao na ayaw matuto. And number two, yung mga tao na titigil. Yun lang yung dalawang tao na mag-fail sa empowered consumerism. Again, number one, yung mga tao na ayaw matuto. Number two, yung mga tao na hindi na tumitigil. Those are the only two people na mag-fail sa ganitong business. Ayaw matuto at yung mahilig tumigil o mahilig mag-quit. The only way, for you to fail in this business is if you stop learning and if you stop, you know, achieving your dreams or if you quit. That's the only way for you to fail in this business. Pero if you're just going to be patient, if you're just going to focus on the things that you need to do on a daily basis, hindi ka mag-fail sa business ng empowered consumerism. Diba? Yun yung mentality na gusto ko i-share sa inyo. And sir, ang dami mong dada. Ano ba yung proseso na kailangan pagdaanan para maging successful sa empowered consumerism? Ito po yung tinatawag ko na transformational loop. And so ito po yung step-by-step process. Ako po, to tell you honestly, kasi may mga small group po ako na minamentoran nowadays. Ito po yung ginagamit ko sa kanilang template in order for me to properly coach them. So outcome, ideas, visualize, find mentor, no other options. And create a game plan, take action, accountability, resistance, saka accomplish your goals. Diba? So ito po yung step-by-step process para maging successful tayo sa empowered consumerism business. So number one is outcome. Yan, ito, importante po to. We attended a lot of trainings na about isa-isahin natin ang bahagya. And later, siguro, if we still have time, you can ask some few questions, guys. So anyway, going back, number one, outcome. Naalala ko po nung first time ako mag-network sa at a very young age of 18. Nag-start po ako mag-networking. Meron kaming sistema sa grupo namin back then. Isa sa mga culture na nabuild ng mga mentors namin is may one-on-one mentoring sa mga top earners. May mga sa mga apply namin. So, may mga one-on-one mentoring na ginagawa. It's either once a week, twice a week, or thrice a week. Depende sa iyo kung may mga activity ka na ginagawa. So, naalala ko nung bago-baguhan pa lang po ako sa ganitong negosyo, isa sa mga bagay na tinanong sa akin nung mentor ko when I started, hindi niya tinanong kung kamusta ako or whatsoever. Naalala ko isa sa mga first questions niya nung nag-start ako. Sabi niya sa akin, Anding, kasi Anding yung tawag niya sa akin. Sabi niya, Anding, ano yung pinaka gusto mong mangyari sa business mo? So, napaka-common yung sagot. Diba? Kumbaga tayo, kung tatanungin tayo, ano ba yung sagot dun sa tanong na yun? Ano yung pinaka gusto mong mangyari sa buhay mo?
sa business mo sa empowered consumerism. So number one, gusto mong kumita ng madaming pera, gusto mong magkabahay, gusto mong sasakyan, gusto mong matravel yung family, gusto mong bago yung buhay ng family, gusto mong makabili ng whatsoever, gusto mo yung lifestyle mo, ganun, diba? Gusto mong mataas yung lifestyle mo, gusto mong makatulong sa ibang tao, sa madaming tao, gusto mong lumaki yung grupo mo, gusto mong maging top o whatsoever, kung ano man yung goal na pinaka gusto mong mangyari sa business mo. So common questions yun. Ako, sagot ko dun, gusto kong mabigyan ng pera yung nanay ko, gusto kong kumita ng madaming pera, gusto kong magkasasakyan, gusto kong umalis sa poder ng nanay ko, gusto ko I live alone. Yun yung pinakaunang sinabi ko sa kanya. Pero sabi niya sa akin, dun sa apat na yun, ano yung pinakaunang mong gusto mong achieve? Diba? So tinanong niya ako, hanggang until such time na yung sagot ko sobrang specific na, sobrang clear na sa utak ko kung ano talaga yung pinaka-first na gusto kong makuha. And isa sa mga bagay na sinabi niya sa akin na up until now sinasabi ko pa rin at sinishare ko pa rin sa madaming tao. Like yung sinasabi, if you don't know what you want, hindi mo alam. Walang mangyayari sa business mo. Diba tinanong niya ako doon? Sabi niya, basta lagi matatanan, pag hindi mo alam kung ano yung gusto mo makuha, walang mangyayari sa negosyo mo. Diba? So same thing sa atin. Let's say for example, if I'm going to ask lahat kayo isa-isa, kung ano yung goal nyo sa empowered consumerism at sobrang general nung goal nyo. Diba? Gusto mong magkasakyan, gusto mong magkabahay, gusto ko yumaman. Diba? Pag sobrang general, hindi specific, diba? Alam ko na nangyayari sa business nyo. Wala nangyayari. Ganun lang kasimple. Kasi at the end of the day, people with no direction, they will end up in the wrong situation. Diba? English po yun. Kanina ko lang binasa yun. Kasi ito nga yung training ko. Diba? People with no direction, they will end up in the wrong situation. Pag wala kang direction, wala kang goal, you will end up in the wrong situation. Ano ba yung wrong situation sa empowered consumerism? Wala kang recruit. Hindi ko ma-attend ng training. Diba? Wala nangyayari sa business mo. At worst, baka you're thinking of quitting na. Kasi wala kang nangyayari. Hindi ka nakapag-create ng progress eh. Kasi bakit? Wala kang direction eh. Hindi ka na maalis. Try nyo na umalis ng bahay, hindi mo alam kung saan pupunta. Hindi ka alis ng bahay pag hindi mo alam kung saan pupunta. Same thing with us, ganun din. Diba? Pag hindi mo alam kung ano yung gusto mo kuha sa empowered consumerism, hindi mo alam eh kung ano yung gagawin mo eh. Tama? Hindi ka bibigyan ng sense of urgency or whatnot. Kaya hindi nagkakaroon ng progress ng business mo. Kasi madaming tao, ang thinking nila, ito yung lagi ko sinasabi, ang thinking nila, pag nag-start ako mag-recruit, pag nag-start ako mag-attend ng training, pag start ako nakinig sa mentor ko, that's the time na nag-start na mag-create ng progress sa business. And ako, sasabihin ko po sa inyo, hindi ko po nilalahat ng mga networker, pero ako based on my experience, kahit umattend ka ng training, kahit mag-recruit ka ng madaming tao, kahit makinig ka sa mentor mo at nag-yes applying ka, pero pag hindi mo alam kung ano yung goal na gusto mo ma-achieve, hindi ka makakapag-create ng real progress. Yung progress na sinasabi kong real, yung tuloy-tuloy na progress, na nagkakaroon ka talaga ng achievement. Kasi pag wala kang goal, pwede kang kumita ng 50,000 in one month. After that, hindi ka nakikita. Kumbaga, hindi nagiging consistent yung result mo kasi wala kang goal na gusto mo makuha. Diba? So, same thing with us. Napaka-importante po ng goal. Again, you attended a lot of trainings na po about goal. How to set smart goals. Specific, measurable, attainable, realistic, and bounded. Diba? Pero napaka-importante. Gusto kong diinan sa inyo. Ano yung importante? Kasi that's the first step. This is the first step towards success. Knowing what you want. Yun yung first step. So minsan kasi, ang tendency natin, di ba, sa empowered consumerism, especially pag bago ka pa lang, or especially pag wala ka pang resulta, di ba, ang tendency is, tinitingnan mo, ang dami nang nagiging successful. As I mentioned, kinocompare natin at times unconsciously yung sarili natin sa ibang tao. Nakita mo, ang dami nagiging successful. So ang tendency is, nagkakaroon ka ng mentality na kung ano yung resulta na gusto nilang makuha, gusto mo, makuha mo na agad eh. So kung ano yung ginagawa nila in the moment, ginagaya mo na. Di ba? So anong nangyayari? Na-overwhelm ka in terms of action kasi kapag kumikita na malaki, sa team nyo pa lang, yung mga humahataw na malalaki, pag kinumpir mo yung hataw mo sa kanila, yung resulta mo sa kanila, ma-overwhelm ka sa action nila kasi sobrang hataw. Eh ikaw, bago ka pa lang eh. Di ba? So ang tendency, ma-overwhelm ka, grabe naman, ang dami nilang action, ang dami nilang kinakausap. Eh ikaw, you don't have enough skills pa, you don't have enough mindset pa. Kumbaga grade 1 ka pa lang, ang pinag-aaralan mo na college, hindi mo na-absorb yung mga tinuturo sa, hindi mo na-absorb yung mga work ethics, hindi mo na-iintindihan. Kasi nga sila college na, ikaw grade 1 pa lang. Diba? So ang business natin, same thing. Huwag ka mag-jajam. Ang first step is knowing your outcome. Alamin mo, habang nag-training ka, figure it out. Ano ba yung pinakagusto ko? Let's see, for example, madaming common answer. Pag tinanong, ano ba yung pinakagusto mo mangyari sa business ko? Ang laging sabi, gusto ko yumaman. O i-define mo ano yung gusto mayaman. Diba? Gusto kong kumita ng madaming pera. Gano'ng kalaki?
i-define mo specifically. Diba? Kasi later on, i-explain ko sa inyo bakit importante na specific kung ano yung goal na gusto nyo makuha. Diba? I-define mo. Ano ba yung meaning ng pagiging mayaman sa'yo? Kasi madaming tao kumikita ng 50,000 per month. Feeling nila mayaman na sila. Kumikita 100,000 per month. Feeling nila mayaman na sila. So ikaw, para ma-feel mo at masabi mo sa sarili mo na mayaman ka, kumikita ka ng malaking pera, ano yung specific amount na gusto mong makikitain? Diba? Same thing. Diba sa atin? Kasi napaka, again, napaka-important. This is step one. Pag hindi mo magagawa yung step one, yung step two, step three, step four, or proceeding steps, hindi mo magagawa yun. Kasi step one pa lang, hindi mo na magawa yun. Diba? Kung may tubig po kayo, inom muna kayo ng tubig. Napaka-importante po na pag umate ng training, umiinom ng tubig. Yan. Tubig muna tayo, tubig, tubig. Yan. So, outcome. Know your outcome. Nakita ko si Sir Andrew Lin, no? Uminom ang dami, lumagok. So, know your outcome. Diba? Patulong kayo sa mentor nyo. Ah, ganito yung gusto kong mangyari. Ito yung outcome na gusto ko. If you have system, that's very good. That's very good. That's very great. Diba? Know your outcome and it should be specific. Bakit napaka-importante ng outcome? Number one, it will give you a sense of direction. Pag may direction ka, it will give you a sense of tawag dito, it will give you a sense of urgency. Ibig sabihin, parang nagmamadali ka. Let's say, for example, ako, diba, pag dati po, prior pandemic, lumilibot kami Luzon, Visayas, Mindanao. So, pag gusto kong pumunta ng Baguio, ang normal travel is 6 hours. Diba? 6 hours, 7 hours. Pero pag alam mo na yung direction mo, tapos alam mo na kung saan ka pupunta, minsan gusto mo madaliin na para makapunta ka na dun sa lugar. So, minsan nakakat ng 5 hours, 5 and a half, minsan 4 and a half hours, minsan 4 hours, wala talaga dire-diretso lang, walang pahingahan. So, minsan ganun, pag alam mo yung direction mo, na-speed up mo siya. Number two, may na-activate kasi sa utak natin. It will give you, number two, before ko sabihin yun, number two, bakit napaka-importante ng outcome? Number two, pag may outcome ka, you can surpass challenges. Ito yung dinaintindihan ng madaming tao. Sobrang laki kasi ng impact pag alam mo na kung ano yung gusto mo. Number two, it will help you surpass challenges. Yung mga tao na nag-quit sa ganito business, yung mga tao na nag-stop, ayaw na matuto, if you're going to ask them, they don't know what their outcome is, what their outcomes are. Hindi nila alam kung ano gusto nila makuha. So pag naka-face sila ng challenges, they don't have something to look forward, nag-quit na sila. Pero kasi tayo na may pangarap sa buhay, tayo na alam talaga natin kung ano yung pangarap natin. Naiintindihan na natin na okay lang ma-experience ko to, okay lang ma-experience, mapagod, mapuyat, ma-reject, magpagtawanan, hindi ko alam kung ano gagawin ko, I'm still figure things out. Basta alam ko na may makukuha ko in the future, itutuloy ko pa rin yung laban, hindi ako basta-basta susuko. Tama? So, same thing with us. And number three, ito yung pinaka-importante, this part in our brain, hindi pa ako expert pagdating psychology, mahilig lang po ako magbasa. There's part in our brain that's called reticular activating system or RAS. Yung iba sa mga psychologists, pinag-aralan nila, ang tawag nila doon is speedometer ng success. Speedometer. Ibig sabihin, doon malalaman, doon sa RAS mo, kung gano'n mo kabilis makukuha yung goal mo. So, pag sobrang clear, nung kung ano yung gusto natin mangyari sa buhay natin, medyo malalim to pero alam ko matatalino ka magigits. May tinatawag na RAS or reticular activating system. Na-activate siya pag sobrang clear. Yung RAS, ang purpose niya is to really help you focus dun sa direction na gusto mo makuha. Gusto mo maging millionaire, gusto mo kumita ng 1 million. Yung RAS mo, na-activate siya, ipa-focus na lahat ng attention mo dun sa mga bagay na kailangan mong gawin para ma-hit mo yung 1 million. Napaka-importante na. Number two, it will attract people that will help you. Kaya minsan yung iba nahihirapan sila na mag-recruit ng mga tamang tao. Kasi wala ka silang outcome eh. Pero pag may outcome ka, makaka-attract ka ng mga tamang tao na tutulong sa'yo para makuha mo yung goal mo. And number three, which is very powerful, yung brain natin, pag na-activate natin yung RAS natin, it will create a lot of ideas. It will somehow generate rather a lot of ideas kung ano yung mga pwede natin gawin in order for us to achieve our goal. Which is number two, pag alam mo yung outcome mo, yung brain mo specifically, pag alam mo kung ano yung specifically kung ano yung gusto mo, yung brain natin magkikreate siya ng ideas. Mga powerful ideas na pwede mong gawin. Gusto mong kumita ng 1 million. Ito yung pwede kong gawin sa Facebook. Ito yung paano ko magre-recruit. Ito yung mga bagay na pwede kong aralin. Ito yung mga bagay na pwede kong gawin. Ito yung mga mentor na pwede kong pakinggan. So mag-generate siya ng mga powerful ideas that you can do. Diba? Kasi at the end of the day, ideas so powerful. Lahat ng bagay sa mundo, created lang siya ng simple idea. Diba? Pag alam mo kung ano yung gusto mo makuha, your brain will create or generate rather a lot of powerful ideas that will help you achieve your goal. Na yun yung pwede mong gawin
para ma-achieve yung goal. So, same thing with us. Pag gusto mo kumita ng 1 million sa Empowered Consumerism, ano yung mga ideas na magpa-pop sa brain mo? And yun yung mga gagawin mo. Ako, madami akong ideas na nag-generate yun kasi may mga goal ako na gusto makuha. So, lahat ng idea na naisip ko, sinusulat ko. May mga idea doon na hindi mo magagawa or may mga idea doon na hindi mag-work, kaya kailangan madami kang ideas. Diba? So, let's say, for example, prospecting. Dapat hindi lang isa yung idea mo in terms of prospecting. Dapat madami. Diba? And yung mga yun, i-work out. Let's say, for example, gusto mong kumita ng 1 million in 1 year. So, i-compute mo yun. Yung year, gagawin nating months. Yung months, gagawin nating weeks. Yung weeks, gagawin nating days. Yung days, gagawin nating ilang tao yung kailangan mong kausapin per day para makuha mo yung 1 million mo ng isang taon. Tapos yung 1 year mo na isang taon, diba? Although different training po yun, po yung ginagawa sa mga mentoran ko, kinukompute namin yung goal nila. Tapos nagkakaroon kami accountability para ma-hit talaga nila yun. So ano yung mga idea mo para ma-hit yung mga tao na yung numbers of people? So may mga mentoran ako na kailangan ko mausap ka ng 10 tao. Ano yung idea mo na naiisip para makapag-usap ka ng 10 tao? So mag-add ka ng 50 tao every day. Diba? Tapos yung mga mag-accept sa'yo, yun yung kausapin mo about the business. Diba? Or pwede ka mag-create ng group page, diba? Or like page na doon mo i-market, mag-create ka ng program, i-market mo yung business doon or whatsoever. So, it will help you generate a lot of powerful ideas pag alam mo kung ano yung goal mo. Diba? Yung daily goal na kailangan mo mamit. Diba? So, ideas are very powerful. Number 3, visualize your goals. Ito, hindi ito masyadong ginagawa ng karamihan. Ako po ay highly suggest, i-visualize mo po yung goal nyo. Diba? Kung alam nyo po, let's say for example, gusto nyo pong kumita ng 1 million per month. Sulat nyo 1 million, tapos kung kailan nyo gusto makuha yun. Diba? Tapos i-visualize nyo po. I-visualize nyo in a way na nakukuha nyo na siya. Visualize it in the present. Huwag in the future na thank you Lord sa makukuha kong 1 million. Hindi. Dapat thank you Lord sa 1 million per month na na-achieve ko. Tapos lagi mong sabihin sa utak mo, lagi mong sabihin sa sarili mo, na thank you Lord kumikita ko 1 million per month. Thank you Lord kumikita ko 1 million per month. Thank you Lord kumikita ko 1 million per month. So with enough repetition, mada-download yun sa utak mo. Diba kahit hindi mo pa kinikita yun, again, ma-attract mo yung mga bagay-bagay na makakatulong sa'yo para ma-hit mo yun. So napaka-importante na binivisualize na. If you're going to learn, dagdag ko lang po, if you're going to learn yung tinatawag na law of manifestation, yung law of manifestation, pag sinabing manifestation, getting something that is already there. Yun po yung ibig sabihin ng manifestation. Getting something that is already there. So, ibig sabihin yung goal natin sa buhay, lahat ng goal natin, nandyan na yun eh. Gusto mong kumita 1 million per month, nandyan na yun. Gusto mong kumita, bumili ng sasakyan, si Toyota Fortuner na plak. Punta ka ng kasa, nandun na yun. Gusto mong bumili ng kung ano mang sasakyan na gusto mo, nandun na yun. Gusto mong paggawa ng bahay mo, maghanap ka ng architect, magpa-design ka yung materials na gagamitin mo sa bahay mo. Nandyan na yun. It's already out there. All we have to do is to focus on kung ano yung mga bagay-bagay na gawin natin para makuha natin yun. So, law of manifestation, that's the right way for you to visualize your goals. Madaming successful na tao, kahit pagpapansin ninyo po, if you're going to observe them, ginagawa nila to even if they are not aware of it. Ibig sabihin, ginagawa, nagbe-visualize sila even if hindi nila alam kung gaano ka-powerful yung visualization. Pag makikinig, pag maririnig nyo po yung mga success stories na naririnig natin, yung rags to riches na success stories, pagpapansinin nyo po, may mga stories sila na nababanggit nila doon na mahirap lang kami dati pero gusto ko talaga maging mayaman or whatsoever. Nabe-visualize nila kung ano yung future nila. And binivisualize nila yon in the present. Ang nangyayari sa kanila, hindi mangyayari pala. So, ganun po yung tinatawag na law of manifestation. Same thing with you. Pag binivisualize natin yung goal natin, dapat in the present, nasa atin na. Hindi makukuha, nakuha na. You have to live in the moment of your dreams. Diba? Kung binivisualize mo na makaka-uwi ka for good, dapat binivisualize mo yung goal mo. Nasa Pilipinas ka, nakasama mo yung family mo, kumikita ka sa important humanism, makapag-travel ka, nag-enjoy yung buong family mo. Diba? May sasakyan ka kung ano man yung sasakyan na gusto mo. That's the way you visualize. Diba? Ako po, daily may tinatawag ako na napag-aralan ko, yung tinatawag na priming. So pagkigising ko, hindi ko binubuksan yung cellphone ko, nagpa-priming po ako. Binivisualize ko yung mga bagay-bagay na gusto kong mangyari sa buhay ko in the present. And yun yung nakakatulong sa akin. Nakakatulong po kasi pag binivisualize mo kung ano yung pinaka gusto mo mangyari sa buhay mo, nai-excite ka eh. Kaya nga diba laging sinasabi sa atin, always be excited, always be excited. Pag binivisualize mo yung goal mo, na as in you live by in it, yung talagang present, nai-excite ka.
nagiging masaya ka, talagang binibigay mo lahat, kaya natutuwa ka. Same thing with us, ganun din. Wag na wag niyo pong kalimutan i-visualize yung goal. Kaya nga ako lagi sinasabi, make a vision board. Visualize niyo araw-araw yung goal. Ito pinaka-importante, find a mentor. Yan, you're very fortunate sa grupo niyo guys, sa UACI. Madami kayong mentor na pwede niyo pakinggan. Napaka-importante kasi ng mentor sa empowered consumerism. Especially for you. Diba? Ako po kasi naniniwala ko, people learn best through osmosis. Ano yung ibig sabihin ng osmosis? We learn from other people's experiences. We don't learn from our own experience. Pagpapansinin nyo ba? Diba? So, minimal lang yung lesson na natutunan natin sa sarili natin. Pero yung huge learnings natin sa buhay, yung mga wisdom na natutunan natin, aside from our own experience, most of it, we learn it from other people. Diba? So, pagpapansinin nyo, paano ka natuto magsulat? Tinuro ka ng tao na marunong magsulat. Paano ka natuto magbasa? Tinuro ka ng tao na marunong magbasa. Paano ka natuto magdamit? Tinuro ka ng tao na marunong magdamit. Paano ka natuto maglakad? Tinuro ka ng tao na marunong maglakad. Diba? Paano ka natutong mag-mathematics? Tinuro ka ng tao na marunong sa mathematics. Paano ka natuto sa science? Tinuro ka ng tao na marunong sa science. Paano ka natuto Filipino, English, or whatsoever. Anything, most of the time that you can do, you learn it from somebody else who can do it also. Diba? Same thing with us, ganun din. If you want to become successful in life, listen to those people who are successful and be somehow submissive. Let's say, for example, sinabi ni Sir Dan Rich, oh, ito yung dahilan kung bakit nakuha ko yung success ko. Kumausap ako ng 10 tao araw-araw. So ikaw, without any hesitation, without asking, since gusto mong maging successful, yun yung gagawin mo. Diba? Walang friction na nangyayari. Diba? Pag sinabi ng successful na tao, sabihin mo, gawin mo. Kasi yun yung dahilan ba't sila naging successful. Pag sinabi ni Sir Dan Rich na, umaattend ako ng training araw-araw, nagbabasa ako ng libro whatsoever, yun yung gawin mo. Diba? Pag sinabi ng mga leaders nyo, ito yung gawin mo. Kasi napaka-importante na may nag-guide sa'yo towards success. You cannot do this business alone. Diba? Kasi isa sa mga naiintindihan ng tao, ako po isa sa mga natutunan ko, bata pa lang ako, pag ayaw mo ng buhay mo, huwag ka na makikinig sa sarili mo. Tandaan nyo po yan. Napakalaking tulong yung binigay sa akin yan. Pag ayaw mo ng buhay mo, huwag ka nang makikinig sa sarili mo. Bakit ka mo? Kasi pag nakinig ka sa sarili mo, hindi ka makakaalis sa sitwasyon mo. Kaya ang may kasabihan, kung kanino ka nakikinig, nagiging ganun ka eh. So pag nakinig ka sa'yo, ikaw, ayaw mo sa buhay mo, nakinig ka sa sarili mo, paano ka makakaalis sa sitwasyon mo? So we really have someone who will help us, who will guide us towards success. Napaka-importante mo na sa Empowered Consumerism. May mentor tayo. And again, you're very fortunate na sa team nyo sa UACI. Sobrang dami nyong mentor na pwede nyong pakinggan para tulungan kayo maging successful sa Empowered Consumerism. All you have to do is to listen to them and to apply kung ano yung sinasabi nila sa inyo. Diba? Kasi madaming tao, ano ba yung sikreto para maging successful? Wala po. Kasi lahat ng sikreto, pull out na po eh. Pull out na. Pinakita na sa atin. All we have to do is to really have to listen and apply kung ano yung natutunan. Napaka-importante po ng mentor. Diba? So, let's say for example, yung mga BODs natin, pagkapansinin nyo po, pinapatak po nila yung kumpanya natin. Pero the thing is, if you're going to know them better, may mga tao sila na nag-guide sa kanila para somehow to help us, to help them really guide or really somehow parang patakbuhin yung business natin sa Empowered Consumerism. So, you guys, makinig kayo sa mga mentors. Napaka-importante na may mentor kayo na mag-guide sa inyo. Diba? Pag sinabi ni mentor, yun yung gagawin ko. Diba? Okay ba yun? So, siguro nandito na din naman tayo. Yan. Sa may chat box natin, pwede ba kayo mag-thank you sa mga mentor nyo? Sabihin nyo, let's say for example, so kung si Ma'am Vanessa yung mentor nyo, sabihin nyo, Upline Vanessa, thank you for your guidance. Up Maribel, thank you for your guidance. Up Agot, thank you for your guidance. Sige nga, chat kayo doon. And may motor pa ha. Kung may tricycle ha. Sige nga, chat nyo. Chat nyo po. Mag-thank you kayo sa mga mentor po natin dito. Chat nyo po. Huwag po kayo mahihiya. Mag-thank you po kayo sa mga mentor. Ayan. Oh, si Up Ana Rosa Rosso. Sabihin nyo, Up. Hi, tita. Kamusta po kayo? And hopefully safe po kayo dyan sa Marikina. Diba? And sa Tita Ana, thank you for your guidance. Diba? So, chat nyo. Ang hindi mag-chat, hindi bebenasin sa buhay. Although di ako naniniwala sa lucky, pero mag-thank you kayo. Mag-thank you kayo sa mga mentors. Don't ever forget that. Kumbaga, yan yung mga tao na tutulong sa inyo towards success. So,
Napaka-importante na ikinig tayo sa mga mentors natin. So, find mentor. Diba? So, number two, no reservation, no other options. Ano ibig kong sabihin dito? Don't ever, ever, and malapit na po matapos, and don't ever, ever give yourself option. Katulad ng sinabi ko, babalikan ko lang. Don't ever, ever give yourself option na mag-fail ka sa business natin. Kumbaga ako po, let's say, for example, ako po, nung 18 years old po, nung nag-join ako sa networking, sa ganitong negosyo po, college student po ako nun. Tapos yung tuition fee ko, yun yung ginamit ko na pang-join. So, trimester kami sa may IC City, Cainta. So, trimester, inipon ko yung tuition fee ko. Wala namang kabataan dito, no? So, pag may mga anak po kayo, huwag nyo paparinig po ito, kasi baka gayahin po ako. Mahirap na. So, ginawa ko po. Yung tuition fee ko, yun po yung pinang-member ko. Tapos, back then, nagtatrabaho po ako sa Jollibee. Tapos, nagbabarista ako. Tapos, masaya ako sa TV. So, yung mga income ko doon, pinagsama-sama ako. Tapos, yung pinang-join ko sa networking. And pagka-join na pagka-join ko, nag-quit na po ako sa lahat ng ginagawa ko. Nag-focus ako sa networking. So, ganun po ako dedicated back then. Kasi, ang thinking ko, ito na lang yung way para maging successful ako. Wala nang iba. So, I don't have something to look for back to. Wala na ako reservation. Kumbaga, it's either yung literal na word na wala. Magiging successful ka, magiging successful ka. Yun na lang talaga yung option ko. I don't have something to look back to. Wala na akong sasandalan. Kumbaga, kung gusto kong kumita ng pera, gusto kong magkaroon ng source of income, gusto kong maibalik sa nanay ko yung pera ko, yung tuition ko, yan ang matawin ko talaga, empowered consultancy. Again, I don't give myself any option back then. Kumbaga, ang focus ko talaga nun, kumita at maibalik yung pera sa nanay ko. Yun yung pinaka-first na focus ko. Diba? And pag may ganun po kayo, hindi kayo mag-fail. Same thing with you and me. Hindi ko po sinabi sa inyo na yung lagi sinasabi sa atin na iwan nyo yung trabaho nyo or kung ano yung ginagawa nyo. Hindi po. Kumbaga, you just have to give yourself option na you just have to give yourself an option na hindi ka talaga pwede mag-fail sa buhay. Na you are created out of, you know, the image of God, likeness of God, na sobrang powerful mo. Tama? So, wala kang ability na mag-fail. All the ability that you have is those ability will help you become successful in life. So that's what you call no reservation, no option. Huwag mong bibigyan ng other option yung sarili mo. The only option that you have is to become successful and empowered to consumerism. Period. Wala nang iba. No plan B, no plan C, no plan D, no plan. Diba? Wala ka ng ibang plan. Diba may kasabihan niya eh. Diba? It's either plan A will work because there's no plan B. Because if you have any other plans, diba? It will only ruin plan A. Diba? So tayo again. Tayo. Dapat we don't give ourselves option na alam mo yon na maging failure sa business natin or anything na pwede pang gawin para maging successful tayo. Diba? Especially kung katulad ko po kayo na laki sa hirap. Diba? Kasi pag medyo umaangat-angat ka sa buhay, madami kang options eh. Pero ako kasi, lumaki po ako mayaman. Lumaki po ako mahirap. Diba? Hindi ako lumaki na mayaman. So wala na akong options para yumaman kundi empowered consumerism na or kundi networking lang. So kaya yun lang yung pinagtutuunan ko ng pansin. Diba? So for those people na katulad ko, don't ever ever give yourself an option na pwede pa kayong gumawa ng iba't ibang bagay para maging successful. Hindi. Diba? No other option, no reservation. Lahat ng kaya nyong ibigay nyo na para maging successful guys, empowered consumerism. Okay? Aside from that, create a game plan. Ito medyo technical na po ito. Tinatawag namin to SMT. May tinatawag kami before na DMO nung nag-start po kami. DMO, yung Daily Method of Operation, yun yung tawag namin. Kasi lahat po ng businessman, may tinatawag na DMO or Daily Method of Operations. Diba? Pag sinabing Daily Method of Operations, ano yung araw-araw na gagawin mo para kumita yung business mo? Diba? O para ma-achieve mo yung goal mo? So sa atin din, ganun. May tinatawag na SMT. Ano yung SMT? Specific time, specific measurable time-bounded. Pag sinabing specific, a specific activity. Tapos yung activity mo should be measurable. Pag sinabi ko pong measurable, ibig sabihin, dapat ma-analyze mo kung yung ginagawa mo ba nag-work o hindi. Kasi madaming distributors sa empowered consumerism, nagre-relay lang on, alam mo yun, in terms of ideas, in terms of activity, isa lang. Na pag ito hindi nag-work, i-consider na nila na mag-fail yung business nila. Hindi po eh. Diba? So let's say, pagpapansin ninyo, tayo nung bata tayo, diba ang dami nating way na ginawa para makatayo tayo. It's either humawak tayo sa pader, it's either pinag-walker tayo, it's either humawak tayo sa upuan. Diba? Tinayo tayo ng mga kamag-anak natin hanggang sa, until such time na natutunan tayo maglakad. Same thing sa business, ganun din po. Napaka-importante. Ayan, na-mute pala ako. Ayan, naririnig niyo po ako ulit. Matagal ba ako na-mute? Hindi ko napansin. Hindi po naman. Okay.
So SMT, it should be measurable, 'di ba? Kaya madaming tao nagtatanong sa akin, "Sir, hindi talaga ako pwede maging successful sa impartition." Sabi ko, "Bakit? Ginawa ko na lahat. Hindi pa rin ako, wala pa rin ako papapayin. Ginawa ko na lahat." Sabi ko dun sa mentoran ko, "Brad, kung ginawa mo na lahat, hindi sana successful ka na." So, ibig sabihin, may hindi ka pa ginagawa, kaya hindi mo pa na-achieve yung goal mo. Ano ba yung ginagawa mo? Sabi niya, "Sir, ganito yung way ng recruiting ko. Aside from that, ano pa yung ginagawa mo?" Sabi niya, "Ito lang." O, hindi mo pa ginawa lahat. Yung mga bagay ka pa na hindi ginagawa, na-try mo na ba ganito, na-try mo na ba mag-boosting, o whatsoever. Sabi niya, "Hindi pa." O, hindi mo pa ginagawa lahat. O, try mo yung other approach. Diba? E di nung trinay niya yung other approach, nalaman niya kung ano yung nag-work sa kanya, dun siya nag-focus, e di nag-spike up yung result na meron siya. So same thing din, ganun din. Kung saan ka nag-work, kung paano ka nag-prospect, paano ka nag-recruit, paano ka nakapagpapayin, dapat dun ka nag-focus para mag-spike up yung result na meron siya. It should be time-bounded. It should be specific time kung kailan mo siya gagawin. Diba? You have to schedule it. Diba? So madaming tao nagtatanong sa akin, "Sir, say for example, mga mini-mentoring ko ay mga estudyante, mga grade 11, grade 12. Diba, lagi nilang reklamo sa akin, "Sir, sobrang busy. Sabi ko, "There's no such thing as being busy. It's a matter of priority." Diba? So sabi ko sa kanila, "You really have to sacrifice. Kahit pagod ka na, gawin mo pa rin siya. You have two options. Gawin mo bago ka pumasok o gawin mo after ka pumasok. You just give time." Diba? Sabi ko sa kanila, "Anong oras ka pumapasok?" 11. Diba? "Anong oras natatapos mo yung school mo?" 7. So, sabi ko, between those hours, pwede mo gawin before, pwede mo gawin after. Sabi ko, tsaka sa online ngayon, pwede mo nang i-automate yung mga postings mo para makita ng mga prospect mo. So there's no excuse anymore. Sabi ko, there should be specific time kung kailan mo siya gagawin. Diba? So, sabi ko sa kanila, kung wala ka ng time, tigilan mo yung pagsa-cellphone mo, magkakaroon ka ng time. Kasi ang tao ko ngayon, ang average na time na in-spend natin sa cellphone is almost 3 hours per day. Sabi ko, yung 3 hours per day mo sa pagsa-cellphone, imbis na makinig ka ng mga kung ano-ano, manood ka ng mga ganyan. Sabi ko sa nila, why not do empowered consumerism between those hours? Basta dapat may specific time. So, bigyan na idea. Let's say, for example, kami, full-timer po kami back then. From 9 a.m. to 11 a.m, namimigay po kami ng flyers sa U-Belt, kung alam niyo po yung University Belt. Tapos, from 12 noon to 4 p.m, nasa Cubao po kami sa Farmers. Or pag hindi naman po sa Mega Mall, o kaya pag hindi naman po sa Green Hills. So pumupunta kami ng food court, nagpe-present kami ng business doon. So hindi kami nagpo-focus sa isang lugar lang. Kasi pag nalaman, pinapaalis po. Let's see, sa Farmers, pinapaalis. So sa 12 noon to 4 p.m, magpe-present kami sa 5 tao ng business. And 4 p.m. onwards, 5 p.m. dapat nasa office na kami. Kasi i-assist na namin yung mga in-invite namin yesterday. Diba? 5 p.m. onwards, mga 8, 9, doon na namin i-assist yung mga invites namin, yung mga guests. And then 10 p.m., minsan 7, minsan 8, depende sa oras ng mga magta-train sa amin. Doon na yung time ng daily training na ginagawa namin. And after that, mom meeting, after meeting, baliwan. And the other day, ganun ulit yung gagawin. And minimeasure namin. Kung yung mga pagpa-flyering ba, yung flyers ba namin, bakit hindi effective, yung pamumusal, paano kami mag-present, minimeasure namin para alam namin kano siya effective. Diba? And napaka-importante po nito, daily activity. Kasi at the end of the day, diba, success is in your daily activity. Kung ano yung activity na ginagawa mo araw-araw, yun yung magde-define kung magiging successful ka sa empowered consumerism mo. So, kailangan may plano ka kung ano yung gagawin mo araw-araw. Diba, no matter what, kung nagtatrabaho po kayo, dapat there should be specific time na iba-brush off nyo sa schedule nyo, na wala kayong ibang gagawin kundi empowered consumerism lang. 100% focus dun sa oras na yon, na wala kong ibang gagawin kundi empowered consumerism lang. It's either 2 to 3 hours, whatever it is. Kasi at the end of the day, we're getting paid through time, we're getting paid through performance. Diba? Let's say, for example, sa mga powerful leader natin, si Ma'am Sugar Peneferte. Nung first time ko po sa empowered consumerism, nag-host ako ng isang event natin, mga US qualifier. And isa sa mga US qualifier natin, multiple US qualifier, so Ma'am Sugar Peneferte. And tinanong ko siya, sabi ko, "Ma'am, ano pong background niyo?" Kasi hindi ko pa po siya kilala. Sabi na ganito, ganyan. Tapos I found out na si Ma'am Sugar pala, isa sa mga top executive dun sa company na pinagtatrabaho niya, construction company. So minimal lang talaga yung oras na meron siya. Diba? Kung oras at oras lang, wala talaga. Sobrang busy niya, dami daw client, dami kinakausap. And ang nangyari, sabi niya, napakaswerte ko na, "Sir, pag may 2 hours, 3 hours ako na nai-spend sa empowered consumerism."
sobrang swerte ko na nun, sobrang saya ko na nun. Diba? Pero yung 2 to 3 hours na ini-spend ko sa business every day, sir, talagang hot out yun. Sabi niya, madami kong nakausap na yun. Nagsiseminar ako sa sarili ko, pinag-aralan ko kung paano mag-talk ng sarili ko kasi nilagay akong umaalis and whatnot. Pero kahit 2 to 3 hours lang ini-spend niya per day, empowered consumerism back then na nag-start siya. And just a matter of 8 months, naging millionaire circle siya. Diba? So it's not a matter of time, it's a matter of the effort that you're putting into those hours. So kahit minimal lang yung oras na binibigay niyo, pero kung mumahato kayo, good pa rin po yun. Magkakaresulta at magkakaresulta pa rin po kayo. That's the beauty of the business, diba? So it should be specific, measurable, and time-bounded, diba? Aside from that, of course, pag may plano ka na, take action. Kasi 50% of success is showing up, diba? So madami kasi ako nami-meet na mini-mentoran ko din na tawag dito na ang galing mag-create ng plano, pinapresent sa akin, whatsoever. Ito yung mga plano namin, sir. Ito yung accountability, whatsoever. Di ba? Pinapakita sa akin kung ano yung ilang tao yung kakausapin nila. Pero at the end of the day, hindi sila nagtatake action. Kumbaga, minsan kasi yun na lang yung kulang. Talagang hatawi. Di ba? So, pag sinabi kong action, kailangan massive action. Sige nga, chat nga kayo dun sa chat box natin. Ayan. Sige po, chat po kayo dun sa chat box natin. Sabihin nyo, massive action. May mga tubig, uminom po kayo ng tubig, ha? Huwag nyo kakalimutan uminom ng tubig. Yeah. Tubig-tubig po tayo pag may time. Napaka-importante yung umatid dyan, training, uminom kayo ng tubig, ha? So, tubig-tubig po, tubig. Inom ng tubig. And so, massive action. Pag sinabing massive action, talagang hatawin mo siya. Diba? So, ano talaga? Alam naman natin ito. 50% of success showing up. Talagang you really have to step up. You really have to do the work. Diba? Kahit sabihin mo ako po, ako na magsasabi sa inyo, kahit specific yung goal nyo, kahit nag-visualize kayo araw-araw, kahit na nakikinig kayo sa mentor nyo, diba? Kahit mag-create kayo ng plano na araw-araw ito yung gagawin ko. Pero if you're not going to put that into work, wala pa rin mangyayari sa business natin. Diba? So bigyan kayo ng isa sa mga training ko po kasi yung tinuturo ko yung levels of effort. Diba? And I would like to share with you in terms of taking actions. Level of effort. Number one, level of effort. Di ko na nilalagay sa PowerPoint. Level of effort. No action, no result. Again, no action, no result. Diba? Second level of effort. Good effort is equals to poor result. Ulitin ko po, ah. Good effort is equals to poor result. Good effort is equals to poor result. So, dati, sa matagal na, di ba? Wala pang technology o what na. Good effort is equals to good result. Pero because nowadays, madaming tao na in terms of, let's say for example, online business or what na, good effort is equals to good result na. Good effort is equals to poor result. Pag sinabi kong good effort, ito yung nag-aantay ka pa ng go signal kung ano yung gagawin para sa business mo. Diba? So at first talaga, most of us may experience natin yan, yung nag-aantay ka pa ng go signal sa mentor mo bago ka magka-resulta. Dadating tayo sa point na yan, good effort is equals to poor result. Pag may go signal ka pa from your mentors bago ka humataw, diba? Hindi pa ganun kalaki yung resulta na makukuha mo. Great effort is equals to good result. Great effort is equals to good result. Yung great effort, may tinatawag ka na ng personal initiative. Hindi ka na inuutusan. Simply because, alam mo na kung ano yung kailangan mong gawin. Alam mo na kailangan mong mag-recruit araw-araw. Kailangan mo na i-develop yung skills. Kailangan mo nang mag-umattend ng trainings. Hindi ka na sabihin ng apply mo na, hoy, hindi ka na sabihin ng mga mentors mo, umattend ka ng ganito, mag-aaral ka ng ganito, ito yung mga skills na kailangan na pagdaanan, ito yung part ng sistema natin na kailangan natin gawin mo everyday. Diba? Hindi ka na sinasabihan. So, ikaw mismo, may personal initiative ka na hinahataw mo talaga yung business. Diba? So ako yung may mga great effort, me personally, if you're going to ask me, based on my experience, yun yung mga tao na kumikita ng 6-figure per month. Pero kung gusto mong kumita ng million per month, if you're going to observe those people na earning 7-figure talaga, hindi lang sila merong great effort. Ang ginagawa nila, outstanding effort. Outstanding effort, hindi ka lang may personal initiative, pero you're doing more than what you are expected to do. You're providing extra mile dun sa actions mo. Diba? Kumbaga, let's say for example, in terms of prospecting, yung iba 10 lang yung kinakausap, pero ikaw, gusto mo mag-stand out, ginagawa mo 20. Mas dinadamihan mo kumpara sa ibang tao. And yun yung mga tao na kumikita talaga ng mas malaki kumpara sa'yo.
Diba? Kasi nag-ano sila eh. Nag-give sila ng extra mile in terms of effort. Diba? Pag sinabi ng mga mentor nyo sa inyo, oh, ito dapat yung gawin natin. Kumausap kayo limang tao araw-araw para sa business. Eh, ikaw, gusto mo maging outstanding yung effort mo, mas lumaki yung resulta mo. Hindi lang lima yung kakausapin mo. Gagawin mong anim, gagawin mong pito, gagawin mong walo. Diba? You're not just providing personal initiative, you're doing extra mile. 'Di ba pag manonood po kayo, ako kasi medyo nag-exercise po ako, nag-study ako kung paano yung tamang form pagdating sa pag-exercise and what not. So pinapanood ko yung mga expert kasi nga find mentors, pinapanood ko yung mga expert sila Arnold Schneber, kung ano yung sikreto. Isa sa mga secret ni Arnold Schneber. Kaya si Arnold Schneber. si Arnold siya. Ang hirap kasi banggitin yung pangalan. Yan, Sir Dan Rich. Arnold Schneber, si Terminator. Pinapanood ko siya. Isa sa mga sikreto yung bakit mabilis lumaki yung muscle niya. Kasi pag pinapagawa ng mentor niya, kunyari sa isang rep, sa isang set, 10 yung repetition, ang ginagawa niyang 13, ginagawa niyang 14, ginagawa niyang 15 until such time na hindi niya na mabuhat yung barbell. And yun yung sikreto niya kung bakit mas mabilis na hone yung muscle niya. Kasi ginagawa niya hanggat dun sa kung ano yung kaya niya. Kaya Arnold Schneber, Arnold Schwarzenegger, is ano? Mamaya po na nga, lipto na na. 4 times, 5, if I'm not mistaken, 4 na beses o 5 beses naging Mr. Olympian. Diba? Eh may nakahanap pa ako isa pang mentor. Ang tawag naman dito, si Ronnie Coleman. Ronnie Coleman is the GOAT in terms of bodybuilding. Si Ronnie Coleman po is 8-time Mr. Olympian. Tuloy-tuloy po yun, dire-direcho, 8-time. So si Ronnie Coleman, natutunan niya yung kay Arnold Schneber. Diba? Kung gusto mo na lumaki, mahone yung muscle mo, do extra mile pagdating sa pagbubuhat. Siya, outstanding pa. Ang ginawa niya, hindi lang siya nagke-create ng additional reps, pero dinadagdagan niya yung weight ng mga normal na bodybuilder. So, kung normal na bodybuilder, 250 pounds lang yung binubuhat. Siya, ang ginagawa niya, 300, 350, 400. Yung squat ng mga normal na bodybuilder, kung alam niyo po yung squat, yung gagano yung puwet mo, diba, may buhat-buhat ka dito, ginagawa most of the bodybuilders, 500, 600 pounds na. Siya ginawa niya, 800 pounds. Yung ginagawa ng iba, dalawang repetition lang. Siya ginagawa nila, 3-4. Mabigat na, mas mabilis pa yung, mas madami pa yung repetition. Kaya mas lumaki yung katawan niya. Same thing with you and me. If you're going to look at those top earners that we have, di ba? Kaya sila nag-stand out kasi they're giving more than what they are expected to do. Same thing with you. Pagdating sa level ng effort, hindi ka lang may personal initiative, dapat i-provide extra mile. Diba? So yun yung sinabi kong take action. Hindi ka lang magkukusang hataw. Kasi sabi nga nung mentor ko, pag may kusang galaw ka, may kusang hataw ka, may kusang palo. Okay? Same thing with us, ganun din. So pag may kusang galaw ka, may kusang 1-8 ka. So you really have to take action sa business natin. Yung plano na create mo, mababaliwala yung pag hindi ka nag-take ng action. And aside from that accountability, ito, napaka-importante po nito. And so kami back then, and sabi ni Sir Danny Danao, Arnold Schwarzenegger. Yes, Sir Danny. Yan, isa sa mga leader din natin sa UIC. Yan, Sir Danny. Yan. So accountability. Back then, nang nag-start po ako mag-network, may tinatawag kami body-body system. So body-body, hindi kami pwedeng humataw na mag-isa. Kailangan may accountability partner din siya. So, let's say for example, sino ba pwede? Si Ma'am, ano na lang, first na nakita ko si Ma'am Anania Makay. Let's say for example, bigyan na hindi ako ano yung accountability. So, si Ma'am Ananika Nakay. So, body-body kami in terms of katawan. Diba? Kasi napaka-importante po na may kasama ka talaga humataw. Kasi nga, you cannot do this business alone. Pag may accountability kasi napaka-importante. Let's say for example, kami may accountability kami. So, ano ba yung process? Diba? Outcome, ideas, visualization, find mentors, di ba? SMT, di ba? Yung mga bagay na yun. So, tatanungin namin yung isa't isa, ano ba yun? Let's say, for example, si Ma'am Anania, tinanong na siya ng mentor niya, di ba? Kung ano yung goal niya, and alam niya na kung ano yung SMT niya. Di ba? Bigyan ko ng idea. Let's say, for example, ang SMT ni Ma'am Anania Makay is from 7 p.m. to 10 p.m. ang gagawin niya, empowered consumerism lang. Diba? So 10 p.m. to 11 7 p.m. rather to 11 p.m. or to 10 p.m. ang goal ni Ma'am Anania, since accountability partner ko siya, ang goal niya for that 3 hours is to present the business to 5 people, 5 tao. So since ako yung accountability partner ni Ma'am Anania, ang gagawin ko sa kanya, since accountability partner niya ako,
by 10 p.m. or between those hours, i-chat ko siya, tatawagan ko siya, maikipag-communicate ako sa kanya. Kamusta yung activity niya? Diba? Minsan kasi hindi natin nagagawa yun. Diba? And importante yun kasi activity comes with positivity. Isa sa mga challenge natin pagdating sa pagbe-business natin o pagpapalaki ng grupo is yung may mga downline tayo na nahihirapan tayo na maging positive, na nahihirapan tayo maging active sila sa business. So para maging active kasi sila sa business, kailangan may activity sila basically na ginagawa. So accountability is very important. So from 7 p.m. to 10 p.m, since ang goal ni Ma'am Anania, di ba, is kumausap ng limang tao, present yung business natin sa limang tao, ang gagawin ko as accountability partner, tatawagan ko siya, i-message ko siya, whatever way of communication, sabihin ko sa kanya, hi Ma'am Anania, kamusta po? 10 p.m. na, kamusta po yung activity niyo? Ha? Sabihin na kanya, Ma'am Anania, okay naman po, may nakausap po ako kanina, sabi, ang goal po is lima lang, ako pong kinausap ko, 8, kasi madami po akong oras na nakausap ko, so nag-bape po ako ng extra mile, 8, wow, good, kamusta po yung presentation nyo, may mga positive po ba, kamusta po, ano nangyari, may mga na-close na deal po ba kayo, may mga pipay po ba, may mga nag-negative ba sa inyo, saan po ba kayo nahihirapan, diba, yun yung accountability partner, diba, kasi yung mentor natin, yung mga mentor natin sa room natin, they are someone who will guide us. Ito yung gagawin nyo. Diba? Pero yung accountability partner, that is someone who will push us. Diba? No, pag nakita nila na hindi ka na masyado nagiging active dun sa mga activity mo, sasabihan ka nila. Diba? So, sabihin na, Ma'am Anania, for the last 3 days, hindi mo na ginagawa yung activity mo. Ano po nahihirapan? Ano po ba mga challenges natin? Ano nahihirapan ka? May sakit po ba kayo? Ano po yung na-experience mo ngayon? Diba? Saan po ba kayo nahihirapan? So, from there, malalaman ko kung ano yung dapat kong gawin kay Ma'am Anania. Tsaka doon ko din malalaman kung seryoso ba siya o hindi. Diba? So, pag nalaman ko seryoso siya, di hataw-hataw. Diba? Diba? So, pag nalaman ko na hindi siya seryoso, edi from there, sabihin ko na sa kanya, alam mo, Ma'am Anania, nung first time natin nag-meet, sobrang na-inspire ako sa'yo. Sobrang malaki yung tiwala ko na magiging successful ka sa Empowered Consumerism. Diba? If you're just going to commit, Ma'am, yourself, diba? Dun sa kung ano yung activity natin everyday, diba? Naalala mo, Ma'am, nung first time natin nag-meet, ang sabi mo, ito yung dahilan kung bakit ka nag-successful kasi gusto mo makatulong sa family mo, gusto mo bigyan ng madaming pera, gusto mo bigyan ng magandang future yung anak mo, family mo, whatsoever, whatever reason mo, ano yung meron siya. Alam mo, Ma'am, kung ginagawa mo yung mga activity mo, ma-achieve in the future. Alam ko po yun, Ma'am, kasi nung na-meet kita, alam ko na yun. Diba? Sabi ni Ma'am, yun, oh, nga, no? So from there, sige, Ma'am, start tayo ulit. Ito po yung activity natin. Accountability ulit ako. Diba? Tawagan mo po kayo ulit. Communicate tayo. From there, diba? Magiging makikip mo. Imagine nyo, guys, kung merong ganong accountability system sa buong grupo, mas makikip natin na active yung mga teammates natin, yung mga part ng community natin. So, ang mangyayari kasi natin, say, for example, kami ni Ma'am Anania, diba? May naging downline kami. Diba? Kung ano yung ginawa namin sa isa't isa, ganun din yung gagawin namin sa downline namin. So, magkikreate tayo ng culture, ng accountability partner sa buong group. So, from there, makikip natin yung mga active. Makikip natin yung mga activity. Again, activity comes with positivity. Pag laging active yung mga downline mo, mas lalo silang positive. Diba? Pag wala silang ginagawa, mas na-negative sila. So, napaka-importante ng accountability. Tsaka, ang maganda kasi dun, let's say, for example, down ako, i-up ako ni Ma'am Anania. Pag down si Ma'am Anania, i-up ko siya. Pag pares kami down, that's the time na magpapamentor na kami sa mga mentor, sa mga upline. So, napaka-importante ang accountability partner. Aside from that, di ba, fight resistance. Ito yung pinaka, kumbaga, walang, lahat tayo anak ng Diyos. Since lahat tayo anak ng Diyos, lahat tayo makaka-experience ng challenges. So, lahat, inevitable yun. Kumbaga, law of polarity yun eh. Law of polarity means na sa lahat ng sitwasyon may maganda tsaka may pangit. So, sa business natin, may mga magagandang bagay tayo na may experience, pero may pangit din. Diba? So, may maganda na, kikita ka ng pera, magkakasakyan ka, makapag-travel ka, makabili ka ng bahay, maganda yung future na may bibigay mo sa family mo, given naman dun sa mga tao na successful sa pag-grupo nyo. Pero on the other side, may mga situation din na mahirap, na challenging, nakakapagod, mapupuyat ka, madi-discourage ka, na hindi mo na alam kung ano yung gagawin, but alam mo yung humahataw ka naman, pero parang walang nangyayari. So dadating tayo sa moment na yun eh. Diba? Yin and yang lagi. May mga ganda, may mga pangit. Diba? Sa business natin, ganun din. You really have to fight resistance. May mga challenge tayo, may experience, may mga difficult times. Diba? And what I would like you to do, guys, is number one, expect it, but don't become emotional about it. Expect mo. Kasi minsan kasi, alam nyo yun, na
nakakalimutan natin na kala natin puro magaganda lang yung na-experience natin sa business natin. Hindi natin na-realize na may mga challenge din tayo ma-experience. So expect it to become emotional about it. So pag na-experience mo yung challenge, okay, may challenge ako na-experience ito, pero hindi ito yung magiging dahilan para tumigil ako sa business. Diba? So expect it, don't become emotional about it. Diba? So number two, how to fight resistance. Number two, ito yung kailangan natin i-set sa mentality natin. The bigger the goal, the bigger the challenge. Ulitin ko po, the bigger the goal, the bigger the challenge. Kung gaano kalaki yung pangarap mo, yung outcome na gusto mong ma-achieve sa business natin, ganun din kalaki yung challenge na may experience mo. Diba kung gusto mo maging milyonaryo, yung worth ng problema ang susolusyonan mo, million din yung value. So mas mataas yung pangarap mo, mas mataas yung challenge na may experience mo. That's number two. Number three, which is very important, ito po pag naiintindihan nyo to, ako lang ha, pag naiintindihan nyo to, sobrang mababago talaga yung perspective nyo towards success. Mababago talaga yung hataw nyo towards success. Number three, di ba, number one, expect it but don't become emotional about it. Number two, kung gano'ng kalaki yung pangarap mo, gano'ng kalaki yung challenge na may experience mo. And number three, diba, the biggest resistance that you're going to experience in the business will come from you. Ikaw. The biggest resistance in this business will come from you. Ikaw. Ikaw at ikaw lang. Hindi dun sa na-experience mo. Hindi dun sa mga taong pinagtatawanan. Hindi dun sa mga taong hindi naniniwala sa'yo. Hindi dun sa basically yung challenge na na-experience mo. The biggest resistance will come from you. Ikaw lang. Ikaw at ikaw lang. Let's say, for example, sinabihan ka, walang kwenta yung ginagawa mo. Walang kwenta yung opinion na yun. Not unless maniwalaan mo sila. Pero pag hindi mo sila pinawalaan, baliwala naman yun eh. Diba? Pag pinagtawanan ko, whatsoever, walang naniwala sa'yo, humataw ka, nihihirapan ka. It all came from you. Lahat lang yun. Diba? Kasi kung saan ka nakafocus, yun yung nag-e-expand eh. Pag nakafocus ka sa negative, mag-e-expand yung negative. Nahihirapan ka, tapos doon ka nakafocus sa challenge mo, mag-e-expand yun. So, sino nagpa-expand nun? Ikaw, kasi doon ka nakafocus eh. Diba? So, let's say for example, na-attrition ka. Diba? So, na-attrition ka. Nakafocus ka sa attrition. Problema yun. O mag-e-expand yung attrition. Kaya ako naging success. Kaya nahihirapan yun. Kasi na-experience ako ng attrition. Pero nakafocus ka, okay lang yung attrition. Ito yung kailangan kong gawin. Para masolusyon mo to attrition. Mag-recruit ulit. Mag-build ulit ng leader. Mag-develop ulit ng another leader. Pag nakafocus ka doon, pag binago mo yung focus mo sa question, mababago mo yung ginagawa mo, mababago mo yung source of motivation, mababago mo yung action mo. So at the end of the day, the biggest resistance will come from me. It's a battle between you and me. Sa mga natutunan ko sa mentor ko, when I started the business, lagi niya sinasabi sa akin na, alam mo Brad, 90% or most of the time, ang battle na kailangan mong pananalunan dito sa business natin is yung battle between you and you. It's not a battle between those people na hindi naniniwala sa'yo, na hindi naniniwala maabot mo yung pangarap mo, na binababa ka towards success kasi pinapababaw nila yung paniniwala mo sa sarili mo. Kumbaga, it's a battle between you and you. Kung maniniwala ka ba sa kanila o hindi, maniniwala ka ba sa sitwasyon na ito dapat yung experience mo o hindi. So at the end of the day, it's a battle between you and you. Ang kailangan mong panalunan dito ng battle, yung sarili mo yun. Diba? Pag napaisip ka na kaya ko ba ito o hindi, it's a battle between you. Diba? Pag napaisip ka na kaya ko ba ito o hindi, o binigyan mo ng sarili mo ng option na hindi. So dapat hindi, kakayanin ko to no matter what. So it's about you. 90% of the time, it's about you. Paano mo papanalunan yung sarili mo? Tanging kalaban mo lang dito, ikaw. Ikaw yung biggest resistance. Walang iba. Diba? Hindi yung mga tao, hindi yung sitwasyon mo, hindi yung nahihirapan ka whatsoever. Ikaw yung nagbibigay nun sa sarili mo. Ikaw at ikaw lang. So if you want to become successful, baguhin mo yung sarili mo. Diba? That's the biggest resistance. And pag ginawa natin yun, after the biggest resistance comes biggest success. Pag na-accomplish natin yun, we fight the resistance no matter what. Hindi tayo nag-give in, hindi tayo nag-give out, hindi tayo nag-give up. At the end of the day, diba, makukuha at makukuha natin kung ano yung goal na gusto natin makuha sa business natin. Diba? So parang sa business natin, pag nagtanim ka, I mean, parang sa puno, pag nagtanim ka ng seed, ang huling tutubo, bunga. Sa business natin, it's the same thing. Pag nagtanim ka, ang huling tutubo, resulta. Diba? Kaya always, result is always automatic. What we need to focus on is kung ano yung mga bagay-bagay na gagawin natin everyday
para makuha natin yung success na gusto natin makuha. Diba? So, again, yun po yung proseso para maging successful tayo sa empowered consumerism. No matter what the situation, no matter what the economy is, yan lang at yan lang yung proseso na kailangan natin pagdaan para maging successful tayo. Diba? So, yan po yung tinatawag ko na transformational loop or easy success process. Ayan po yung ginagamit ko na pagpapa-guide, nag-guide sa akin, template na ginagamit ko para makapag-mentor ng mga grupo po na mga leader din na nagpapa-mentor po sa akin. So, with that, I hope na medyo natagalan po yung training natin, pero I hope na somehow medyo natutunan po kayo kahit papano. So, with that, thank you very much again, guys, for those people who listen from the start up until now. Yan. Go back to the host, mga nanonood sa Facebook. Hello po. Grabe, sir!